Before ay nagpapasalamat sa Diyos na muli magsama-sama tayo sa isang oras na ito ng Counseling and Moral Recovery sa studio na ito. Kami nagpapasalamat din na kayo ay talagang sumusubaybay sa programang ito dahil meron kayong napupulot. Marami pong salamat sa inyong mga remarks na po at nabati namin kayong lahat na nanonood sa oras na ito. Ngayon, meron tayong subject ngayon o kaya topic na pag-uusapan, yun ay makita ho sa Ecclesiastes chapter 2. Okay? Ito ay sulat ni Solomon, King Solomon, at gusto ko lang basahin sa inyo sapagkat ang subject natin ngayon ay Have you come to hate yourself? Okay, Ecclesiastes chapter 2, sabi niya rito sa verse number 5, I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kinds of fruits. I made me pools of water, to water therewith the wood that bringeth forth trees. I got me servants and maidens. And sabi niya rito, and I have great possession above all that were in Jerusalem. I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces. I got me men singers and women singers. So I was great and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. And whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from my joy or any joy, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. And then, sabi niya, then I saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness. The wise man's eyes are in his head, but the fool walketh in darkness. And I myself perceive also that one event happeneth to them all. Then said I in my heart, as it happeneth to the fool, so it happeneth even unto me. And why was I then more wise? Then I said in my heart that this is also vanity. For there is no remembrance of the wise more than of the fool forever, seeing that which now is in the days to come, shall all be forgotten. And how dieth the wise man as the fool? Therefore I hated life, because the work that is wrought under the sun is grievous unto me. For all is vanity and vexation of spirit. Let us pray. Our Father, may we again be used by thy Holy Spirit to be a blessing to our people, that as we expound this topic about hating oneself, O God, I pray that we will be able to encourage your people, the televiewers, to turn their eyes to you and behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. God, now rebuke the devil and his demons. Bless these who will listen and who are now listening. I pray for our country that will continue to guide and direct, O Father. Continue to rebuke the devil for your sake's name and for our sake. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, magbigay muna si Mrs. Legacy ng paalala. Sige, dai. Thank you very much, Pastor. Ang magandang araw muli. Salamat sa Panginoon na pinayagan naman tayo magsama-sama sa ating programang Counseling and Moral Recovery Hour. Dito lamang sa RBC Cable to Gigaraw City. At noon din sa mga programang ito, nakaabot ng tahanan dahil sa suporta ng Bible Baptist Church. Kaya lahat ng mga Bible Baptist Church members, maraming salamat po muli. At paalaala, kayo ay inanyahan namin na manood dito sa ating Counseling and Moral Recovery Hour. At ito ay mayroon tayong dalawang programa dito. Ang Counseling and Moral Recovery Hour, ito ay tuwing Saturday, 4:30 to 5:30, na tuwing Sabado ng hapon. Then Sunday morning, 7 to 8. Then sa pangalawang programa, yun ang Let Us Worship God, yun ay 4 to 5 o'clock ng Sunday afternoon. Then Monday morning, 7 to 8. Then Friday night, yun naman ay 8 to 9 o'clock. Kaya mag-i-enjoy kayo dito sa mga lessons na
binibigay namin sa iyo at lalahanin natin itong lesson ito galing sa Bible, then siyempre sa counseling yung pagdating na sa Proverbs, kasi sinabi doon na kung sino man nakinig sa counsel, yun ay wise. Ibig sabihin talaga matatalino na lahat nating mga televiewers, kasi siyempre nakatune na sila doon pa. So yung sa isang mga televiewers natin, sabi naman 30 minutes pa lang nakaabang na sila. Kaya maraming salamat po muli. At binabati natin yan, siguradong nandiyan ngayon si Ayla, no? Si Ayla Santos. Ganun din kay Brother Bernard, Sister Duna. Ganun din kay Brother and Sister Santos yan sa Kapihan sa Tulay. At binabati na rin natin muli si Brother and Sister Garcia, ganun si Jags, yan sa Jags Whitson Manok. Then ganun din mga taga-NBI. Ganun si Sister Ophelia Surian, dyan meron silang flower shop. Nandiyan ay ngayon ang ating lady missionary na si Ma'am Sister Sini Barcelon, at ganun din siya Director Claveria, ganun din si Twinkle, si Blobel, ganun din si Sir Claveria, ganun din muli si Sister Sumera, Auditor Sister Tessie Sumera, ganun din kay Brother Sister Florentino, ganun din sa mga Agbayanis family, mga Mandax family, kamusta na po kayo ma'am? At pinabati na rin natin ang ating magaling na Dr. Jana Dentes, siya Doktora Cornelia Eringan o yung husband, kapusta na kayo. Ganun din siya ang ating magaling na dermatologist, si Doktora Evelyn Poson Guzman. Ganun din si Doktor, binabati na rin natin. At ganun din dyan siya Doktora Sosi Kalubaki Karunan. Ganun din siya architect, binabati kayo namin. At maraming salamat na hindi kayo nagsawa panood dito o pagsubaybay sa programang ito. Akin rin sa dyan sa mga televiewers natin dyan, lahat sa Runbers Bargain City. At ang lahat-lahat, hindi man natin mabanggit lahat-lahat. Maraming salamat po muli sa pagsubay mo sa programang Counseling and Moral Recovery. Thank you very much, Pastor. Okay, siyempre, meron tayong bagong dentist, si Dr. Agnes Gitang Mandak. Ano ho? Kami nagpapasalamat na kayo ay open sa amin. At nabati natin mga batong family, mga basang family, mga balikbayan natin, mga basang. Ano ho? Andan din po ang mga Tobias family, at mga Tadios, mga Tagyam family, kurado nanonood mga yan. Doon din mga Singapan family dyan sa Katagaman. Ano po? At mga Kalimag family, si Brother Ferdy. At mga Kalimags, maraming Kalimags dyan eh. Dyan sa Mabini, ano ho? Ayan, mga Paras family. At siyempre, nandiyan mga Navarro family. Ganun din po ang mga Urani family, Pagilalawan family, at nandiyan din po ang mga Aduro family. Ganun din sa mga Ordas family, at mga Yang family. At siyempre, mga kapatiran na onakin dyan sa Kebing. Ayun. At siyempre, nandiyan sa Sir Maborang. Maraming salamat po, Sir. At siyempre, kayo na mga kasamahan dyan sa Consuelo, nandyan ang mga Kapalungan, mga Kaleda family, mga Giking family, ano din mga Andaya family dyan, ano, binabati namin kayo. Okay, siyempre, nandyan mga Durian family, ano, at siyempre, mga Palataw family, at nandyan din mga Rumbawa family, maraming salamat po, at mga kasamahan natin, mga Natividad family, siyempre, mga Montenegro family, maraming salamat sa inyong panunood sa oras nito. At siyempre, nandyan ang mga, yes, Pascual family. Maraming salamat. Okay, punta tayo sa lesson natin. Pero bago yan ay, alam nyo, meron bookstore ito si Attorney Caronan dyan sa Papyrus. Eh, doon ko nakita na marami palang libro doon pang abogado. Ano, tayo mga pastor, kahit hindi tayo mag-aral ng pag-abogasya, kinakailangan bibili tayo ng mga libro about the law of the land. Kahit alam na natin yung law of God, ano ho, kinakailangan i-compare natin. At sabi nga ni Brother Tolosa, lahat ng batas naman galing sa Diyos and nasa Bible. Pero kung kayo ho ay nag-aaral ng law, ay meron tayong available books dyan sa Papyrus kay Attorney Caronan. At meron silang book dun about the Constitution. You know, yung kopya ko na Philippine Constitution, pwede kayo makabili ho dun. Kasi maganda na rin ho, inform tayo. Kayo My soul, I cannot tell. Pagpapatuloy mga kababayan, siyempre, alam nyo, ang lesson kasi natin is have you come to hate yourself? Ano ho? Alam nyo, sa Bible kasi may mga tao rito
na they came to hate themselves. And nakalagay dito sa Ecclesiastes 7:17, sabi niya, why will you take your life before the time? Ibig sabihin, bakit daw alisin mo na ang buhay mo bago man lang itinakda ng Diyos na mamatay ka? O kaya bakit magpakamatay ka na hindi pa kagustuhan ng Diyos na alis ka sa lupang ito? Yun po ang sabi ng Ecclesiastes chapter 7, verse 17. Na may mga tao kasi na talagang they came to the point na they hate themselves na sa kanilang kapaitan, sa kanilang bitterness, ano ho, mga babayan, ay talagang gusto na nilang putulin ang buhay nila dito. Ano ho, sasabihin nila, bakit ako pa? And may mga nasalubong kami kasi mga tao na talagang sabi na, sa lahat ng tao, bakit ako pa? Ano ho, bakit kami pa? Alam niyo, nakalagay dito kasi sa Psalms 42 na kung napaka-severe, ano, napaka-tindi na ng pagsubok mo, na dumating na lahat yung mga bagay sa iyo katulad nangyari kay Job, ano ho, ay sabi ng asawa ni Job, bakit tapat ka pa sa Diyos? Pinayagan nga ng Diyos na marami ng mga kasamaan nangyari sa iyo. Bakit tapat ka pa? Bakit hindi mo nalang isumpa ang Diyos at mamatay ka na? Sabi ni Mrs. Job. Kaya lang si Job, mga kasama. Dahil alam na niya ang information sa Bible. Ano ho? Kaya nga kinakailang magbasa tayo sa Bible. Katulad ng chapter 9 ng Proverbs, chapter 10, ganun. Chapter 15. Basahin natin araw-araw ho yan. Libawa, ngayon ay 9. Basahin chapter 9 ng Proverbs. Kaya nga po, salamat ako. May lakad kami sa Gonzaga the other day. Nakita ko yung bagong kasal. At sabi ko, meron ba kayong Bible? Sabi nung misis, meron. Yung misis pala, hindi makatayo kasi buntis. Ano? Sabi ko dun sa mister, araw-araw basahin yung Bible. Marinig ng misis mo. Kasi ang Bible, mga kasama, sabi niya nga rito sa Psalms 119:105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya, kayo dyan na you hate yourself na. So ang question nga ng sa ating topic have you come to hate yourself? Katulad nga ni Cain, ano ho, anak ni Adan at iba, nung tinanggihan na ng Diyos ang kanyang hain na mga prutas, sabi naman ng Diyos, meron naman dala si Abel na tupa para ihain mo. Alam niyo nung nagtampo, talagang makita niyo na talagang he hated life talaga. And then, hindi nagtagal, dahil pumatay siya ng sarili niyang kapatid, pinatay din siya. Alam niyo, may mga tao na they hate life, ano po, they hate themselves, at nagwawala, ano ho, para sila ay saktan at gusto na nila iba ang papatay sa kanila. Ay, maaaring meron tayong mga listeners ganyan, ano ho, na kayo ay naging matapang, gano'n, naging mainitin ang inyong ulo, ano, at itinatago lang nyo sa loob nyo na kung maaari ay tapusin na nyo yung buhay nyo. Pagkatapos lalabas kayo, maglasing kayo, pagkatapos nagsisigaw kayo, naghahanap kayo ng away para ibang taong papatay sa inyo. Pero sabi niya rito, Ecclesiastes 7:17, why will you die before the time appointed? So, have you come to hate yourself? Yan ay kinakailangan matulungan namin kayo. Ano ho? Dahil, alam nyo, meron tayong kaaway. Na yung kaaway natin si Satanas, hindi nakikita yan. Pero gusto niya na dalhin ang kaluluwa mo sa impyerno. At gusto niya dalhin ang kaluluwa ng tao sa impyerno. Kaya, nag-o-offer siya ng akala naman natin maganda. Ano ho? Tulad ni Eve, inoperan siya ng pagkain na bawal. Ano ho? And then, dumating yung oras na naghirap silang mag-asawa kasi pinalis sila ni Adam and Eve doon sa garden. Ano ho? And sabi niya nga rito sa Genesis 3:19, makita mo talaga, maghirap talaga sila para mag-survive. And kahit magbungkal sila sa lupa, may mga tinik pa. Sabi niya doon. Ano ho? Kaya normal lang ho na tayo ay mapawisan at talagang magsikap para mabuhay. Yet, pag tayo Kristiyano ay sabi ng Diyos na
Magpapalain naman tayo ng Diyos. When we seek first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Kaya kayo diyan nanonood sa oras na ito, ang question ay, have you come to hate yourself? Ngayon, ang Diyos po ay nagbibigay ng encouragement sa atin na mahal tayo ng Diyos at hindi kinakailangan na magwala tayo para tayo ay pakita natin talaga na wala ng plano ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong magwala na po. Ganun po yan. Ngayon, kung kayo po ay nasa bilangguan, eh meron pang pag-asa yan. Ano po? Pagkat sa Diyos, kahit imposible, ay maging posible. Okay, meron tayong dagdag dyan o kaya katanungan tungkol sa lesson natin, have you come to hate yourself? Ano po? Dumating ka na ba doon sa puntos na kinakasuklaman mo ang sarili mo? Ano ho? Ayan. Okay, Mrs. Ligasi, siguro tanong ito. Sige, Day. Okay. Sabi ni Pastor, halos lahat yata talagang lahat ng mga tao talaga naka-encounter na ganyang klaseng problema, lalo na kung wala kang Word of God. Kaya, siyempre, alam naman natin na mayroong kalaban, nandiyan ang Diablo palagi kang kinukulit para, dahil ang Diablo ay gusto lang yung sirain ang tao. Ngunit, kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus, dapat mangyari yun, talagang may Word of God ka palagi. Ang meditate mo palagi sa tiyan ng Panginoon. Okay, Pastor, ito ang katanungan. Totoo ba na ang dahilan kinasuklaman niya ang kanyang sarili dahil iyon ay maling na pangasawa? Okay, alam niyo sa counseling natin mga kababayan, siyempre katulad niya mag-asawa kami, ano ho, may mga tao na sabihin ayaw ko ng buhay ko kasi mali ang aking napangasawa. Ano, mali yung tao. Alam niyo mga kababayan, sinasabi lang ninyo yan. At sinasabi lang natin na mali ang napangasawa natin dahil, remember, kung ikaw ay hindi pa saved, ano ho, hindi pa kilala si Lord Jesus Christ, ang view mo sa buhay ay maiksi, yung bang short-sighted ka. Pero kung saved ka, ang view mo sa buhay ay long range ba? Baga sa mga Israelites, dapat hindi lang yung Red Sea ang nakikita nila, hindi lang yung wilderness, hindi lang yung walls of Jericho, dapat makita nila yung promised land, yung bang place of blessing. Kasi ganito yan. Bago ka tatanggap ng mga blessing ng Diyos. Number one, kung sinner ka, kinakailangan masave ka. Ngayon, kung save ka na, saint ka na, ano ho, born again ka na. Kasi, when you accept Jesus Christ sa John 1:12, you are born into the family of God. Kung saint ka na, child of God ka na, because you have received Jesus Christ, gusto ng Diyos na ikaw ay lalago, mag-grow ka. And sa growing up period mo, maraming pagsubok yan. Ano ho? And kung ikaw ay nakapangasawa ng isang tao, siyempre, hindi naman robot yung napangasawa mo na lahat ng gusto mo, masusunod niya. O kaya, pantay kayo sa pag-iisip. So, kinakailangan mag-grow ka. And then, pag nag-grow ka na, sa Word of God, ay makita mo na ganda pala ng buhay. Ganun yan, mga kababayan. Kaya, please don't ever say na I hated life. I hated myself because mali ang napangasawa ko. Ang nangyari kasi is may kulang sa buhay nyo. Ang kulang ay ang Panginoong Jesus. At alalahanin natin na tatlo ang institution na nilagay ng Diyos sa lupang ito. The home, the church, and the government. Ngayon, kung ang home ninyo ay walang Bible-believing church na pinupuntahan, wala kang information sa Bible, ano po, wala kayong food for the soul, ay delikado ho yan. Kinakailangan may food for the soul kayo. Ano yan, mga kababayan? Kaya, kung kayo po ay mag-asawa, kinakailangan merong kayong church na talagang puntahan. Ano yan eh? Kasi, God designed ng mag-asawa ay masuportahan ng church para
magbigyan sila ng advice araw-araw. Ano niyan? Ngayon, gusto namin i-extend.